tumad na awit. Magdala tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at puno ng pag-ibig na dapit hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-anim na araw ng pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At kung kayo'y nag-debusyon sa Divine Mercy, ikawalong araw po ngayon. Ipagdasal natin ang isa't isa, ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga biyayang abot-abot nating tinamasa ngayong buong sanglinggo at maging nung mga mahal na araw. At mayroon pong mga nagpapasalamat, lalo na yung mga nakapasa bilang abogado na inirelease ngayong araw na ito ang bar exam result. At napakapalad po na yung aking inaanak ay nakapasa. Siya ay narito nung Sabadong Santo. Sumimba silang mag-anak at napakagandang biyaya ang tinanggap niya na mapabilang sa mapapalad na nakapasa sa nasabing eksaminasyon. At gayon din po, yung iba pa ay nagpi-prepare to take their examination sometimes this year. At yung mga nag-aaral pa ay meron ding mga iba't ibang asignatura, academic discipline that they are undergoing sa larangan ng pag-aaral. Yung iba po ay papauwi galing sa trabaho. Yung iba naman ay night shifting ang nature ng trabaho. At yung ating pong iniluluhog na mga panalangin at samo kay Santo Padre Pio ay ating idulog sa Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawan mo kami.
kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling. Nang dumating ang mga sasardote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saudisyo, galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakit nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang sa kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit wala muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, hayaang sa bihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil at nangagtayo sa tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas na ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na ito'y ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalang kanya'y tatanggapin ang poon ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang lahat po ay magsitayo.
Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang at sakay ang munting bangka, hilahila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gayon karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit sa Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo.
Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, punong-puno ng pag-ibig na dapit hapon sa inyong lahat. Bakit ko po binanggit na punong-puno ng pag-ibig? Biyernes po ngayon. Marami sa atin ay nagadibusyon sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Kaya angkop lamang na yung puso natin ay kasing puno ng pagmamahal. Pagkat ang katangiang pagkakakilanlan sa tunay na Kristiyano ay mapagmahal. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Nagmamahal na ay tuwa at galak ang dulot sa isa't isa. Yun po ang ating misyon. Natutuwa at nagagalak tayo pagkat si Kristo'y muling nabuhay. Kaya naman ang hinihingi sa atin ay i-develop sa ating pagkatao ang pagiging Easter people. Bakit kita Easter people? Ay paano? The Lord is risen. Dapat po kita ay kasama niya na nagtatamasa ng bagong buhay. Sabi natin, pagsisihan at mga kasalanan at magbagong buhay. At kung kita'y nagbabagong buhay, ay talagang tuwa at galak ang dulot nito sa sino mang nakakatagpo natin sa araw-araw na buhay. Ang halimuya ng kabanalan ay dapat dulot natin sa ating kapwa-tao. Yung mga alagad, naranasan nila yung pagpapakita ng Panginoon ikatlong pagkakataon. Kita po ay nagadiwang ng Easter 50 araw. At yung unang 8 araw ay tinatawag nating Octave Days of Easter. Ay ngayon ay 6. Kaya tayo ay merong pag-awit ng papuri. We celebrate the first week of Easter in a solemn manner. Kaya tawag natin dakilang kapistahan. At ito po ang piyesta ng mga piyesta. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Yan po ang center ng ating pananampalataya. Kita po ay hindi nananambahan sa Diyos na patay. Ang Diyos natin buhay magpakailanman. Palakpakan natin muli ang Panginoon. The disciples have hard times to recognize the Lord. Pagkat alam naman nating silang lahat po ay guilty. Pag kita ay humaharap sa Diyos, ang ating disposition ay humility. Pagkat tayo ay guilty sa mga kasalanan. Sa binyag, yan ang ating pinagpunyagi ang harapin. Pumapasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Kaya naman, our mission is to be holy. At yung ating ugnay sa ating kapwa, kita ay sanhi ng ikababanal nila. Kaya ang tawag po sa atin ay pescadores. Pakibigkas natin muli. Pescadores. Mangingisda ng tao. Tumatawag ang Diyos, kita'y tumutugon at naroon ang pagtatapat. The alignment. Our hearts must be
in conformity with the hearts of God. Ang puso natin, ang tibukin, ang nasain at mga lunggati ng ating pagkatao ay dapat gayon din katulad ng Diyos. Kaya pagtatapat, pag-aangkop, kumbaga, yung nga lamang po, proseso. Kaya nandoon yung gradual recognition of the risen Lord. Bumalik sa kanilang dating trabaho yung mga alagad, pangingisda. Kaya doon nagsimula ang pagtawag at naroon din ang pagtugon. Mayroon pong kwento si San Pedro, maging yung mga kapwa niya apostoles. At kita, we have our own story to tell. At we are reminded by our Lord to go back and do retrieval of our identity. Kaya, inisda ni Pedro yung kanyang sarili. Binanggit doon ay siya'y hubad. Naroon yung kadustaan. Pagkat yung pungpuri at dangal natin na hubad nung kita'y magkasala. Kaya si Pedro, naglagay ng damit. Saan ka nakakita na nag-swimming na nakadamit? Yun po ay keyword. Ano? Lumusong sa tubig. Kung kayo'y nalusong sa tubig, kayo'y naka-swimming trunk. Hubad kayo. Pero si Pedro, nakadamit. Then eventually, hila-hila niya yung lambat paparoon sa pampang. Ihulog ang lambat doon sa lalim ng dagat at doon nakahuli ng marvelous catch. Tayo po sa araw-araw na buhay, dapat makahuli o mabighani yung ating kapwa-tao sa ating mga kabutihan, kabanalang pinaggagawa. Yung inyong pagpunta rito sa Santo Padre Pio, I hope na mamagnetize kayo, nahahalina kayo sa iniaalok sa ating mabuhay sa kabanalan. Anong Sabado Santo na ikwento ko sa inyo kanina sa pasimula ng pagmimisa, nagpapasalamat yung aking inaanak. Nakailang kuha na yon ng bar exam, pero nagkapalad siya. Kasama yung kanyang mga magulang. Yung magulang niya ay mayroon ding karamdaman. Mula sa bataan, nagpunta rito. Nandun ang kanilang pag-asa. Nandun ang kanilang pagsamo sa Diyos. At gayon din po ang iba pang mga tao na sa ating kalooban, we have our life story, our life's journeying. Binanggit ko po sa inyo nung isang linggo, God walking in the sacred streets of our pain and death. Pakibigkas natin muli. God walking in the sacred streets of our pain and death. Diyos na nakikipaglakbay sa ating pagbagtas sa banal na landas ng kahirapan, dusa, bighati, at maging sa ating kamatayan. Does it take for us time to recognize the presence of the Lord? Mahalaga sa atin yon. Maramdaman natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Pakibigkas natin muli. Maramdaman ko ang presensya ng Diyos sa buhay at pagkakabuhay araw-araw. Kaya talasan po natin ang ating pakiramdam. Yung mata ng pananampalataya, yung ating guni-guni, yung ating mga pagluha at mga nararanasang sakit at kahirapan.
dapat po maramdaman mo ang biyaya at pagbiyaya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. This is our mission. Mission po natin. Magkamayroon ka ng pakikiramdam na matingkad at maramdaman mo sa umaga, sa tanghali, sa dapit hapon at takipsilim ng ating buhay. For better or for worse, for health and sickness, in joys and tears, we experience the presence of the Lord. Naalala ko yung dasal natin, Santo Rosario, may tuwa, may hapis, mayroong tagumpay, at mayroon ding pagbagtas sa liwanag. Natapos na ang ating mga Via Crucis, tayo ngayon ay tumatahak sa Via Lucis. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hapag ng Panginoon ay nakahanda na, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan na mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming kinahiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang
napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming maawain, ipinag-aabot namin ang pasasalamat sa iyo sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa magitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa magitan sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin sa ito sa iyo, unang-una para sa iyong bayang banal sa simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco, ang iyong lingkod, kasama ang aming Obispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Si Ilirica, Aaron at ang kanyang dalawang anak, si Jopet at si Salonica. Sila po ay papauwi, papunta sa Middle East after their presence sa kanilang pamilya. At maging yung po mga birthday celebrators at all the devotees of Santo Padre Pio. Maging ang intention ni Millicent, Bridget Calil, Exensoe. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo. Gayun din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaying ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin, ang mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at tao na bubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo at nananalangin pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos, ang Panginoon naming Hesukristo, si Maria, malhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Linong, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, Santo Padre Pio, at ng lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan, at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyong tanggapin at ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman bilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan.
Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong vesperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay, pinas sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bubuo na iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpakasakit, pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akit niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, ang paghahay ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsalusalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak ay mapabil sa pagkinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagubasbas sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon aming ipinagdarasal. Si Felicidad David Sr., Mary Ann Edwin, John Lemuel, Rainier Scarlett, Domingo Florencia, Marcelino Ana, at yung mga sumakabilang buhay nilang anak at mga apo. Gayun din po ang ating mga sumakabilang buhay na mga magulang, kapatid, kaanak at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay
sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pakindapatin mo rin kami, makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Lorenzo, Ruiz, Pedro, Kalungsod, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa iyong ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang angalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahalian at ang kapangyarihan kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at evening Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulong sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may pag-alang. Halina at pagsaluhan, sabi ni Jesus na mahal ang aking handang tinapay na sa inyo'y ibibigay. Alleluia ang awitan. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Si Kristo'y inihaina, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bagong wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kristo'y inihaina, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bang wagas, Alleluia. Israel, bayang alagin ng ihayag, pag-ibig na'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihaina, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wagas, Alleluia. Ang
isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihain na Pamaskong mamuntupa, magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Alleluia. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagkakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Chichilcena, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaan ito. Mangyaring makipagnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikat ay atin pong isnagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong ipinaalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arc entrance na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskola ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisan, sa HR's office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin
ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. O Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. The Son of merited to bear, Alleluia, has risen as He said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia, for the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, you have made glad the whole world. Grant, we beseech you, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother, we may obtain the joys of eternal life through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world. Glory without end. To Amen. The Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory Amen. To the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay taga-Diocese of Buac, Marinduque. Kami rin po ay humihingi ng inyong tulong, pagmamahal, donasyon para sa ipinatatayo naming bahay pari na magiging tahanan ng mga nag-retired at may karamdaman naming mga pari. Ang Mayo 10
ay ika-apat na put limang taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Kaya ito pong bahay, pari, ay magsisilbing landmark para sa pagdiriwang ng diocese's 45 years anniversary. At yun din po ay anibersaryo ng Our Lady of Biglang Awa. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina na. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.